On November 26th, that's Tuesday? Tuesday, the COMELEC Second Division issued a resolution disqualifying me from my candidacy for the second congressional district of Caloocan as a representative of the second district of Caloocan. Ang allegation is due to my persistence in bringing up issues against the COMELEC contract with the Miro, nag-spread daw ako ng mga lies, so I'm disrupting the elections. Simple lang naman para sa akin, wala pa namang eleksyon, ano yung dinidisrupt ko? Election will be on May 2025. Actually, wala pang information campaign ang COMELEC on how these machines will work. So, I am not disrupting the elections. I am not violating Section 261Z of the Omnibus Election Code because the particular provision pertains to violations and offenses committed on the during the voting. Wala pa pong voting. Ito po ay masyadong garapal. Parang ang aking interpretation dito, parang hindi alam ng batas ng mismong mga commissioner na nag-disqualify sa akin. I am not disrupting the election. I am disrupting the corruption of billions of pesos due to the COMELEC Miro deal. Sinasabi nila na I'm spreading rumors and allegations na walang basehan. Pero natatandaan nyo, lahat po ng mga sinasabi ko ay nakasulat sa mga complaints. Yung pong dalawang complaints. One with the Supreme Court, at nag-supplement pa po ako dun sa petition na yon. Dahil sa mga bagong impormasyon na nakalap natin. Pangalawa, yung pong allegation ko ng corruption ay ipinail ko po sa Office of the Ombudsman, complete with evidences. Ito naman po lahat yung sa Supreme Court. Ito po ay nasa website. Mababasa pong lahat. At yung sa Ombudsman naman, pwede naman pong kumuha. That these are public documents, pwede naman po kumuha ng kopya dun sa mga isinumitigaw pong mga complaints. Galit lang po sa akin yung mga commissioners. Galit sila sa akin dahil naiirita sila. Kaya po ang tunay na dahilan kung bakit po nila ako dinidisqualify is I think this is disqualification because of their irritation to my persistence. Yung pong legal aspect nito will have to, hindi pa naman to final, it's only a division of the COMELEC. We will file a motion for reconsideration sa Embank at on Monday this will be the last day, so pero in-expect ko po dahil galit sila lahat. Dito naman, magkakasama sila sa lahat dito sa Miro and COMELEC deal. Ang dami nila gusto dapat sagutin, hindi nila sinasagot. Ang sagot nila ay i-disqualify ako. Ang sabi nila, para daw ma-prevent yung further spreading of false information. Ay nagkakamali po sila. Kahit 10 beses nila akong disqualify, hindi po ako titigil. And eventually, the truth will catch up to them. Kaya po, wala po akong tiwala na mabibigyan ng hustisya sa Commission on Elections. Dahil galit sila sa akin, gusto nilang gumanti sa mga salita akong masasakit.
Eh, talaga naman masakit. Dahil masakit naman yung ginagawa nila sa bayan. Hanggang ngayon po, sinasabi ko yung makina, yung sistema na gagamitin nila ay illegal. It's a violation of Section 7 of the Automated Election Law. Hindi po pwedeng gumamit ng prototype na system sapagkat ang legislative intent ng RA 9369, hindi pwedeng tayong gawing guinea pig ng anumang kumpanya para sa bagong sistema. Inadmit po during the Committee on Finance hearing, inadmit nung tinanong si Chairman Garcia ni Senator Riza Ontiveros, ang tanong sa kanya, nagamit na ba ito sa anumang bansa sa buong mundo? Sagot niya, wala siyang alam. Hindi niya alam. So, maliwanag, hindi pa nagamit ito. At pangalawa, hanggang ngayon po, niwala po tayong time and motion demonstration ng makina. Pangatlo, sinasabi nila this is a combination of OMR and DRE. Naniniwala po ako, OMR yung isang part ng makina, pero yung pong isang part, yung 14-inch monitor, this is not DRE. Ang DRE po, simple lang ang description niyan. Parang McDonald's. So, order kayo, pipindutin nyo kung sino, ano yung gusto nyong order, lalabas na. Magbabayad na lang kayo. Sa Amerika, pag DRE, ang ibig sabihin nun, pipindutin mo kung sino yung kandidato mo, pag tapos ka na, finish, wala ng balota, wala ng ballot box. Kaya po, ito pong sistema na ito, hindi pa nagamit sa buong mundo. Sabi po nila, yung nakaraan din, Senate Finance Committee hearing, hindi na daw gagamitin yung isang parte. Papatayin na lang daw po yung button para yung OMR na lang ang gagamitin. At hindi na yung DRE. Ha? So bakit ka umarkila ng 120,000 machines kung yung kalahating parte ay hindi naman pala magagamit? Ang sabi po nila, justification nila, gagamitin na lang daw po yung iba sa overseas voting. Ang gagamitin po sa overseas voting, mahigit 70 makina lamang. Meaning, masasayang yung pag-arkila ng 119,000 plus na makina. Sabi din po, kaya daw po binili yung dahil bungled po. Mali rin po yun. Ito po ay minapacture ng Miro exclusively for the Philippines. Ang sabi nga dyan, Chairman Garcia, customization, customized for Philippine elections. Meron pa rin po kasi nungalingan during the Finance Committee. Ang sabi po ni Senator Amy Marcos ayon sa COMELEC, ito pong makina na ito na gamit na sa Korea. Mali-mali po yun. Bakit? Ang Korea po, hindi pwedeng gumamit ng automated election machine. Bakit? Ang Korea po, hanggang ngayon, manual elections. Manual elections. Sa papong issue, Miro. Yung Miro joint venture, dapat, nung nag-withdraw po, yung St. Timothy Construction, dapat po, well, hindi na ito pwedeng makipag-transact. Dapat mo magwa-wind up na lang sila ng kanilang operation under the civil code. Pag may isa pong partner ang umalis sa isang joint venture, hindi na po pwedeng makipag-transact. Ang sabi po ni Chairman George Garcia, pwede naman daw yung tatlong na iwan. Pero yung tatlong na iwan po, hindi po yan dumaan sa pre-qualification. Yung tatlong na iwan po ay ang nag-provide po ng net financial contracting capacity ay ang St. Timothy Construction. They provided the capital.
Ang sabi po nila ni Chairman George Garcia, ang magpo-provide daw ay naiiwang partner. Eh kaya nga po nila kinuha yung St. Timothy at yung Filipino partners ay walang kapasidad, mga pital. Ang sabi po nung huli, nag-issue po yung Vice President ng Miro for Overseas Sales that they provided an FCC, CC, a replacement NFCC. Pero hindi po transparent din ang COMELEC dito. Bakit? Meron pong provision na 60-40% dapat Filipino-owned. Kung ang nag-provide nito ay Miro, dahil sila nag-statement, aba, questionable na yung 60-40 Filipino-owned regulations dito. Hindi po maliwanag. Pangatlo, nung pinag-withdraw po ni Chairman Garcia ang St. Timothy, ang sabi nila, because of conflict of interest, dahil kandidato daw po yung isa sa may-ari, yung Biskaya, na kalaban ni Mayor Vico Soto. Yun po ang dahilan ni Chairman Garcia. Pero nung tiningnan ni Mayor Vico yung GIS, wala po doon yung pangalan ng mga Biskaya. They are not owners. Ang owner po, lumalabas po, ay dami. Dami ng mga Biskaya, yung pong isang majority stockholder ng St. Timothy ay empleyado lamang ng St. Gerard Construction na pag-aari ng mga Biskaya. How can this employee own 800 million pesos worth of shares? Nakalusot po yan. Sa TWG, nakalusot po yan. Sa pre-qualification, nakalusot po yan sa back ng COMELEC. Kung nakalusot yan, aba, gross negligence yan. Sinadya yan. Or sinadya yan. O pinalusot yan. Marami pong question tungkol dito sa COMELEC Miro deal. Subalit, tuloy-tuloy po sila. Tuloy-tuloy lang sila. Para bang may pinagmamalaki sila na backup kami ng kung sino. Kaya po, yung ginawa sa aking disqualification, napaka-blatant po nito. This is ignorance of the law. Pero ginawa pa rin nila. Kaya po, hindi po ako titigil dito. At we will exhaust all possible means para po hindi makakuha ang hustisya ang lungsod ng Caloocan. Alam niyo, isa lang ang kalaban ko. Yung kalaban ko po, ang abogado niyan, tinalo ko na po yan twice eh, 2013-2016. Ang abogado po nila sa protesta si Chairman George Garcia. Makikita niyo sa Facebook, magkakayakap sila ni Chairman Garcia, nung kalaban ko. At kumpare, kaibigan, kapatid, yun ang... Kaya po 2 weeks ago, alam ko na to eh. Bakit? Pinagkakalat na nung kalaban ko sa Caloocan. Kaya anticipated ko na po itong mangyayari na ito. Sir, I will refer my case para kay Lisa. Ay oo, dapat lang naman talaga yon. Siyempre maliban doon, tama naman siya, yung kalaban niya ay dati kong kliyente, may personal relationship ako doon, and therefore kahit naman hindi siya nag-file ng kaso laban sa akin o yung mga binato niya sa amin dati, ay mag-iinhibit at mag-iinhibit ako sa lahat ng kaso na involved siya. And yun nga yung ginawa natin, dahil una yun namang kaso na kanyang kinaharap, nalaman natin kahapon ng umagang-umaga pagkatapos ng ating pagbisita sa warehouse ng komisyon, at kaagad tayo nag-file ng inhibition sapagkat sa paniniwala natin, tama lang yon sapagkat upang hindi ma-impluensyahan o hindi madungisan yung pangalan ng komisyon. Bagamat naririnig natin yung kanyang mga interview, kinokonek na kinokonek sa akin, ano naman pong pakialam ko naman sa division. Alam niyo po dito sa proseso sa NBank, sa amin, sa NBank, ang chairman ng komisyon ay sa NBank lang nagpa-participate.
hindi po nagpa-participate ang chairman ng commission sa division at hindi ko gagawin na impluwensyahan, kausapin o diktahan yung mga miyembro ng division. Mas matatanda po sa akin yung mga yon at mas marurunong. And therefore, alam po nila kung ano mga gagawin. Noong pong kahapon, inalam natin kung ano talaga ang dahilan kung bakit nagkaroon ng decision ng ganun. Ang isa po palang dahilan ay dahil hindi siya nag-file ng answer o sagot doon sa petisyon matapos siyang makatanggap nung summons. So para po bang kahit sino naman po yung respondent, kapag hindi ka sumagot, siyempre kung ano yung nasa record ng kaso, yun lang po ang magiging basihan ng desisyon. So sana po wag namang isisi sa mga halimbawa sa akin, wala namang akong pakialam doon sa kasong yan, kung bakit nagkaganyan yung kanyang yung desisyon at bakit against sa kanyang desisyon, siguro magandang maitanong din niya sa sarili niya, bakit hindi siya sumagot? Ayaw po niyang kilalanin ng jurisdiction ng COMELEC, hindi siya naniniwala sa amin. Eh problem po kasi kaso yung, so kailangan sagutin at sagutin yung pong kaso na yan. Total naman, entitled pa naman siya mag-file ng remedy. And therefore, again, pagdating sa NBank, hindi po ako magpa-participate. Kung bakit at kung sasabihin po niya na bakit hindi agad ako nag-inhibit, eh wala pa naman po sa NBank ang kaso. So ano naman pong partisipasyon ko sa division? So hindi ko na nga po hinintay na pumunta sa NBank yung kaso, kaagad akong nag-file ng aking inhibition. Sir, ilang araw para makapag-file siya ng kanyang MR? Minsan po kasi may mga, depende po yun sa kanya, meron po kasi minsan na mga respondents sa halip na mag-file ng MR, pupunta kagad sa Supreme Court, kanya-kanyang strategy yung pwedeng gawin. Kung hindi po talaga sila naniniwala sa amin, dahil hindi nga siya sumagot doon sa mismong kaso, pwede po naman kaming dalhin kaagad sa Korte Suprema kung yun ang sa kanila pong palagay. Basta po, hindi ko po pwede idikta kung ano yung pwede niya pong gawin kasi po it's a matter of strategy niya at ng kanyang abogado. May isasama ba ang pangalan niya sa printing of ballot? Sa ngayon po, of course, makakasama po yung pangalan sapagkat hindi naman po final and executory ang desisyon ng COMELEC Division. So, pasensya na, pero gusto ko lang po magpahayag na ang dami ko po kasi narinig na mga binanggit niya sa mga interview kanina na yun na naman, paulit-ulit, sinisira na naman ang karangalan ng komisyon, pagkatapos personality po ang approach magmula sa inyong lingkod, eh hindi po ba dapat ang maging kasagutan niya, yun mismong akusasyon sa kanya, doon sa kaso, hindi po ito personality or whatever, so sana po stick na lang tayo doon sa issue at ayaw ko siyang bigyan ng madaming panahon o pagkakataon o airtime, ika nga, sa bagay na yan, mas maraming problema po ang komisyon kaysa doon sa problema na kinakaharap niya. Sir, kung pwede niyo lang i-explain yung sinasabi niya na yung basis daw po ng COMELEC na ginamit sa kanya ay pwede lang gamitin kapag election na or malapit doon sa polling place, may ganun po siya explanation. Yung po sana ang naging depensa niya nung pinasagot siya. So ang katanungan mo, ba't kasi hindi niya naidepensa yun, hindi niya naisulat yun, o hindi niya naisubmit sa COMELEC Division? So ano po ang magiging basehan ba ng division sa isang desisyon kung wala po sa record yung kanyang sagot? Hindi po siya kasi sumagot. Ako po naniniwala, maaaring valid ang kanya pong sagot. Maaaring tama po ang kanyang sagot. Pero paano po yun? Hindi po napakinggan ng mismong division matapos siyang pagbigyan na sumagot, meron pong tinatawag naman due process. At napagbigyan po yung due process na yan. Kung hindi siya sumagot, we-nave niya yung karapatan po na sumagot. So, whether yan po ay pang may election lang o walang election, hindi na po ako para ang magsabi dyan. Sapagkat una, nag-inhibit na po ako sa kaso. And again, absolutely, I will not participate anymore sa kahit na anong proceedings involving him dito sa amin sa komisyon or any case that will involve him. Kayo na nga po, talaga naman po lagi naman po kahit sa Supreme Court may nag-i-inhibit ng mga justices sa isang collegial body and therefore parang naman po minamaliit na niya ang kakayanan ng komisyon at sabihin na kayang diktahan ng chairman ang buong anim na miyembro ng komisyon. May justice po doon, may dating chief prosecutor, meron pong dating dean at presidente ng isang university, IT expert at meron po doon dating provincial election supervisor at assistant regional director ng Commission on Elections. So ibig sabihin, napakatataas na po ng mga naabot na mga yon para madiktahan ng isang katulad ko. Hindi po ganun ang workings ng komisyon. Dito po sa amin, we are free to dissent, to agree, and we are free to express our opinion. Wala pong pwede magdikta sa amin. At napatunayan na po namin yan. Madami po kami pagkakataon, hindi po kami unanimous.
Hindi po iisa yung boses, meron't meron nagpapayag ng contrary opinion. Pero hindi po nangangulugan na yung iba na magsasalita ng against doon sa majority ay mali. Maaaring nag-iisa lang siya o ilan lang siya, sila, pero hindi po nangangulugang mali ang minority. So, ganyan po ang workings ng isang collegial body. Kahit sa Korte Suprema natin, kahit sa Court of Appeals natin, kahit sa Sandigan Bayan natin, meron't merong nag-i-inhibit. At yung matitira, siyempre sila po ang magdidesisyon. So again, isa lang po ako sa natitirang anim. Sir, paano po ninyo may ensure ang impartiality ng COMELEC? Considering ang sabi mo ni Erice, lahat daw po kayo, all seven commissioners, including the chairman, ay galing sa kanya. Hindi ko po, alam niyo po, napakahirap maarok yung lalim ng kanya pong pag-iisip sa bagay na yan. Napaka-unfair yung mga ganung statement na galit sa... Ano pong basihan na galit sa kanya? Isa po ha, ako na lang. Despite the fact na naiakusa sa akin, naibato sa akin, mga papeles na peke, may kinaso po ako sa kanya? May final po ba ako kahit na isang kaso sa kahit na anong korte o kahit anong body? Eh siguro kung galit po ang isang tao, di ba dapat po ang recourse ng isang katulad ko na abogado, mag-file ng kaso. Pero ipinagpa-Diyos ko na lang po. Sa bandang huli po yan, sa bandang huli ay kung marunong ka magpatawad sa tao at palampasin, sa bandang huli kasi nasa public office ka, and therefore dapat hindi ka sensitive, sensitive sa mga ganyang klaseng mga pagbabato ng putik o pagbabato ng mga kritisismo. Dapat tanggapin natin yon. Wala po akong na-file na kaso, so hindi po ako galit. Ngayon, kung ang paniniwala po niya, yung anim na mga kasamahan ko galit, eh mukha pong dapat individually akusahan niya at sabihin din niya na galit. Basta ako, wala pong puot o galit sa puso ko. Kaya nga po ako nag-inhibit, di po ba? Pwede po ako hindi mag-inhibit, voluntary po yung inhibition ko. Kung galit po ako, di sana bumoto na lang din ako. Pero again, at least ako po, I can speak for myself, hindi po ako galit sa kanya. At ito po ay trabaho lamang natin at natural lang na may makikriticize sa mga ginagawa natin. Hindi ko po masasagot muna yung katanungan na yan tungkol sa substitution. Basta po sa atin, sa ating bansa at sa ating patakaran ngayon, ang isang tao ay pwedeng mapalitan kung siya ay kandidato, kung namatay at na-disqualify. So kung yan po ang interpretasyon niya, so be it. Pero bakit po tayo kaagad nag-judge sa conclusion na madi-disqualify? Malayo pa po sa bituka yung mismo. Meron pa pong proseso, may proceedings. At again, inuulit ko, hanggang sa kasalukuyan ng pangalan niya ay nasa balota at mailista sa balota. Chairman, ang bagamat nasagot niyo na siguro dati po, pero ang accusation po ni Erice, una, ginagawa daw po ng COMELEC at ng MIRO na ginipig ng Pilipinas sa pagsasagawa ng election using that system. And secondly, bakit hindi raw kayo nakapagsasagawa ng time and motion demonstration? Tungkol sa time and motion demonstration, siguro po, ini-invite ko po siya na siguro matanong din yung miyembro ng media sapagkat napakadami na po nating tests na ginawa magmula sa end-to-end testing, field testing, at at the same time, kahit po lahat ng demo, yun po yung pagde-demo, 40 beses na po kami nag-demo sa buong bansa at ngayon pong December 3 to January 30 ay magkakaroon na po tayo ng pag-roll out sa buong bansa ng ating mga makina. 2,000 makina po yung gagamitin natin. Nag-demo na po kami sa House of Representatives noong isang araw lamang, sa Senate Electoral Tribunal kanina lamang, sa Ateneo School of Government of Law, nagkanina din lamang. So napakadami na pong ahensya at civil society organizations, kahit sa PPCRB, kahit sa Participate, ang dinemo namin ang ating makina. Every month, meron po tayo na briefing para sa mga civil society, sa interest groups, sa stakeholders. Bukas nga po, magkakaroon tayo ng briefing para sa month of November and December. Kasi ginagawa po natin yan para updated ang lahat. So, hindi ko po alam kung ano yung ibig niya sabihin na wala pong time and motion, etc. Napakadami na po namin nagawa at lahat po ng yan ay nakabase sa aming timelines at makabase sa mga schedules namin at nasunod po lahat exactly yung mga timelines na yan. Ay, nasa Korte Suprema na po kasi yung kaso at yung po yung isa sa mga akusasyon niya and therefore hindi po makakapagsalita doon sa issue ng guinea pig na sinasabi niya at marapat po siguro na mahintay natin yung desisyon ng Korte Suprema. Ang pinaka-importante
hanggang sa oras na to, wala pong temporary restraining order mula sa Korte Suprema. Pinabayaan po kami ng Supreme Court na gawin ang lahat para sa paghahanda sa ating super election year na susunod na taon. And therefore, hindi naman po pwedeng kami magpapatumpik-tumpik o babagal-bagal. Ganun, wala naman pong temporary restraining order ang Supreme Court. Parang sinasabi po ng Supreme Court, despite the fact na may final na kaso, oy COMELEC, tumuloy lang kayo. So more or less, go signal po sa amin yan. Green light po yon. Sir, kaya bang i-resolve yung video kay Elise before yung pag-implementa lang? Depende po yan ngayon doon sa anim, matapos na tayo ay mag-inhibit. Again, gusto ko pong obserbahan, lalo na po ng miyembro ng media, kung ang inyong lingkod ay makikialam sa bagay na ganyan. Basta't ako po, hands off ako sa case na yan, hindi ako makikialam. Wala silang, in fact, this will be the last time na magsasalita ako tungkol sa kaso na yan. Dahil in the first place, nagsasalita lang naman ako ngayon dahil doon sa kaalaman ko sa nangyari sa division, yung kaso na at decision na ilabas nila. After po niyan, wala na po sapagkat inhibited na po ang inyong lingkod. Kung yan ay mabilis o mabagal, nasa kanila na po ng mga kasamahan ko yan. Actually, ngayon po handa na lahat, yung lahat ng motions for reconsideration. Hopefully po ay mailabas na hanggang bukas, maipromulgate hanggang bukas yung lahat ng natitira ng mga motions for reconsideration upang, katulad ng aming ipinangako bago mag November 30, ay tapos lahat ang nuisance cases dito sa level sa COMELEC. At kung ano man po yung remedyo nung mga hindi papalarin doon sa motions for reconsideration nila, ay pwede silang mag-apila sa Korte Suprema at dalhin yung COMELEC at questionin yung naging decision po natin. Basta po, ang importante, hanggang bukas, tapos po yung mga motions for reconsideration. Ngayon pong araw na to, tinatapos naman po namin yung mga local nuisance cases upang kahit paano, basta bago mag-print ng balota, ay matapos naming lahat at walang makasama na mga panggulo o yung mga pang-istorbo o yung mga pang na ang purpose lang ay panglito sa mga kababayan natin. Kung hindi ako nagkakamali, 18 lahat yung motions for reconsideration. At as of kahapon, yung sa NBank, yung pinag-usapan namin, ay na-resolve namin ang 15. At ngayong araw na ito, yung 3. And therefore, we are ready to promulgate by tomorrow. Sir, may nabanggit kayo na after election, gusto nyo i-push yung annulment ng voters list? Tama po yan. Gagawit, plano po natin ipursige sa ating Kongreso. Ang hope po natin, 2026, makapag-annul tayo ng list of voters upang magkaroon tayo ng panibagong re-registration, kahit 3 buwan, re-registration of voters para may pagkakataon ng lahat, makapagparehistro, upang malaman talaga natin yung bilang, yung kumpletong bilang, mawala ang duda, naku, bloated ang listahan, naku, may mga naglipat. Ngayon nga, yung na-uncover natin, na nalathala sa mga periodiko ngayon, yung pong na-uncover natin na bagong irregularity sa halip na flying voters, hindi. Ang nangyayari ngayon, yung mga transfer-transfer ng registration na kung saan nag-i-issue massive ang isang barangay official ng certification na nakatira dyan. Yung pala, hindi naman taga dyan. Saan ka naman nakakita nag-i-issue ng certification ay yung transfer pa lang, 8,000. Yung isang lugar nag-transfer, 18,000. So, yan po yung mga ganyan ay dapat maputol na at mangyayari lang yan kung makakapag-annul tayo ng list of voters. Sana nga po mapagbigyan tayo ng Kongreso. Sir, yung pagbabago sa certificate, sa requirements sa pagpaparehistro, gusto nyo matanggal yung barangay certification? Opo, ipapadala na po namin sa Kongreso ang naging report ng aming panel patungkol sa Makati, patungkol sa Kabanatuan, patungkol dyan sa Cagayan de Oro at mga iba pang lugar na tinatapos po nila yung report. Kasi gusto po namin hilingin talaga sa ating Kongreso, tanggalin ang barangay certification bilang requirement kung wala mang government-issued ID sa pagpaparehistro o pagtatransfer ng registration. Sobra po itong naabuso. And at the same time, magsisimula na po yung aming law department by Monday next week para sa pagkukondak ng preliminary investigation dyan po sa nangyari sa Makati. Mukha po madami kami ipapatawag na opisyal ng barangay kasi ang purpose namin, kung talagang may kasalanan, kakasuhan namin. Kung talagang may pag-abuso, lalo na sa pag-issue ng barangay certification, kakasuhan namin. Yung nangyari sa Cagayan de Oro, kinasuhan na ng aming law department for disqualification and hope namin bago mag-imprenta ng balota ay magkaroon ng resolusyon sa kaso yan at alamin natin kung ano ang punot dulo ng lahat. Kasi nga po, we wanted to end itong ganitong klase na massive issuance ng mga barangay certification sa iba't ibang parte ng ating bansa. Sir, pareho ba yung Cagayan de Oro at Makati?
More or less po, yes. Halos parehas po ang nangyari. Nag-issue ng mga barangay certification. Kahit naman hindi ganun. Pero hindi po ba pag nagse-certify ka, ay sinasabi mo, pinapanumpaan mo, na talagang yan ay totoo at naandyan. Hindi po ba pagka nagkamali ka sa certification, kaso po yun, administratibo at criminal. And that's the reason why also, we are forwarding our reports doon sa mga binanggit kong lugar sa DILG. Sapagkat sa kasalukuyan, ang DILG ang may kapangyarihan na magkaso ng administratibo sa mga barangay officials na yan. But as far as the criminal aspects of these incidents are concerned, sa amin po yan, election offense. Pero hinihikayat po natin ang ating kagalang-galang na DILG na baka naman pwede rin makapag-initiate ng mga administrative cases laban sa mga tiwali ng mga barangay officials na yan. Kasi naman kapag ha-inisyuhan sila ng certification, ang ebidensya nila yung certification. Ang katanungan, sino may kasalanan? Yung nag-issue ba ng certification o yung nagpa-issue ng certification? Kung na-issue ka ng certification, anong ibig sabihin nun? Eh di siyempre mas may kasalanan doon. Yung nag-issue siya, ang public official eh. Siya dapat ang nag-verify. Siya dapat ang nag-authenticate ng mismong residency ng tao. Isa po sa pinapakita, bago mag-issue ang barangay, requirement talaga yan, ay magpakita po ang residente ng isang ID, kahit anong ID. Ang tanong, may pinakita bang ID? Lumalabas po sa investigasyon, kahit isang ID, walang naipakita, basta ka nag-issue ng barangay certification. Doon pa lang nilambag ng barangay ang SOP o protocol sa pag-i-issue under the local government code ng isang barangay certification. But for now, yung sa Makati, 3,000 ba yun? Hindi na sila makakaboto sa Makati. Meron po doon ang mga dininay po ang kanilang application for registration at dahil po dyan, maliban na lamang kung sila ay nag-file sa municipal trial courts ng mga petitions for inclusion, ay hindi po sila makakaboto dahil ang desisyon ng Election Registration Board ay huwag silang pabotohin. At ang pwede lang maging dahilan na makakaboto sila ay kung marireverse ng municipal trial court ang desisyon ng Election Registration Board ng siyudad o ng munisipyo. Lumalabas po, pwede naman. Kasi siyempre, ibig sabihin, hindi nila yung kanilang transfer. Ibig sabihin, alive pa o buhay pa yung kanilang registration sa mga pinanggalingan po nila. So, yan po yung isa nating babala o panawagan din sa mga kababayan natin. Kung kayo po ay isa sa mga na-decline ng registration, malamang-lamang po, alive, buhay, active ang inyong registration sa mga pinanggalingan po inyong lugar. $1 million po yon, 300,000 noong February to April 14. From April 14, 300,000. From April 15 to July 14, 200,000. At from July 16 to September 30 ay halos kalahating milyon. Kaya more or less po 1 million lahat-lahat yung na ating double or multiple registrants na nilinis na, tinanggal na doon sa ating listahan. Kaya po ang ating botante sa kasalukuyan ay 68,657,000.